Magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay tayong lahat po. Sa araw na ito, ang pagdiriwang ng 97th taong anibersaryo ng ating araw ng kasarinlan. Sa araw pong ito, gugunitain natin ang kadakilaan po ng maraming Pilipinong bayani at marami nating mga mamayan na nagbuwis ng kanilang buhay upang mapatid ang tanikala ng ating pagkakaalipin mula po sa mga banyagang mananakop. Sa araw na ito, inaanyahan po namin kayong makilahok sa isang special na pagtatanghal dito sa Quirino Grandstand sa Luneta ngayong hapon. Ako po si Joe Carlos at kasama ko sa special na pagtanghal na ito sa Quirino Grandstand si Veronica Baluyot. Magandang hapon sa iyo, Veronica. Magandang hapon sa iyo, Joe, at magandang hapon din po sa inyong lahat. Antabayanan po ninyo ang mga aktibidades na magaganap dito maya-maya lamang dahil sa talaga namang napakalaking selebrasyon itong idinadaos natin sa araw na ito. Isa sa mga inaasahang magbibigay ng ibang kulay sa selebrasyon ngayon ay ang Civic Military Parade. Abangan ninyo yan dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon ng ganitong parada sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Ang paradang ito ay kabibilangan ng 26 na karosa na magpapakita ng ilang mga napakahalagang eksena buhat sa ating kasaysayan. At para sa inyong kaalaman, sinadyang bigyan ng malaking selebrasyon ang Araw ng Kalayaan sa taong ito bilang preparasyon para sa higit na malaking selebrasyon para sa nalapit na centennial o ang 100th taong anibersaryo ng Araw ng ating Kasarinlan. At sa pagkakataong ito, dapat nating gunitain ang kabayanihang ipinamalas ng ating mga ninuno simula pa noong panahon ng mga Kastila na namalagi sa ating bayan ng halos 400 taon. Pero bago tayo magpatuloy, ibig nating bigyan ng pansin ng ilang mga grupo na kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo magkakaroon ng special live coverage sa okasyong ito. Ang mga grupong ito ay ang Philippine Broadcast Pool na kinabibilangan ng ABS-CBN Channel 2, People's Television 4, ang ABC-5, GMA-7, at ang IBC-13, ang Philippine Broadcasting Service, Radio ng Bayan, ang Nation Broadcasting Corporation, ang Radio Mindanao Network, ang Philippine Long Distance Telephone Company, at ating carrier station ngayong hapon, ang RPN-9. Veronica, sa pagkakataong ito ay magkakaroon muna tayo ng ilang paalala bago tayo bumalik sa ating programa dito sa Quirino Grandstand. Huwag ho kayong aalis. Day on June 12. Prior to 1962, Philippine independence was celebrated simultaneously with American independence on July 4th. Today's celebration started off at 7 o'clock this morning with simultaneous flag raising ceremonies throughout the country led by no less than President Fidel Ramos. President Ramos led the flag raising ceremonies in Cavite, Cavite, the site where the Philippine flag was first raised. It is also the site of the birth of the first Philippine Republic. Muli tayong nagtitipon-tipon ngayong araw na ito, dito sa Cavite, upang balikan ang isa sa mga pinakadakilang yugto ng ating kasaysayan. Ang paghayag ni General Emilio Aguinaldo ng kalayaan ng bansang Pilipinas. Halos 100 taon na ang nakalilipas mula ng araw na yon. Ngunit, hindi pa rin kumukupas. Bagkus ay lalo pang tumitingkad ang mga kulay ng ating bandila at ng ating pagmamahal sa bayan. Other important government officials led flag-raising ceremonies in different historical shrines. DILG Undersecretary Alexander Aguirre led the celebration in the 83-year-old Rizal Monument in Rizal Park. San Juan Mayor Jingoy Estrada, together with Congressman Ronaldo Zamora, raised the Philippine flag at the Pinaglabanan Shrine in San Juan, a memorial commemorating the first battle for political emancipation of Filipinos from the Spaniards. The Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion in North Cemetery figured in today's Independence Day celebration. Defense Secretary Renato de Villa led the simple rites also at 7 o'clock this morning. Aside from the said historical sites, local and provincial government offices and schools throughout the country will take part in the flag-raising events.
After the flag raising ceremonies, the President proceeded to Malacanang Palace, where he hosted, together with First Lady Amelita Ramos, the Vandinur. In attendance are government officials and members of the diplomatic corps. Economic reform is what is changing the socio-economic landscape of the Philippines and the world. In my visits to a number of countries in Asia, Europe, and North America, this has been my constant message and my principal purpose: to project the new economic and political environment in this country and to offer partnerships to those willing to take a stake in our Philippine future. There is nothing unique about what we have done and are doing to turn things around in this country. As we have learned from others, so am I convinced that the same path of reform and interdependence can work for other countries aspiring to move forward. Sa ilang mga sandali lamang, Veronica, ay ibibigay natin sa kanila ang mga programa dito sa Quirino Grandstand. At sa ilang sandali lamang ay alam natin na darating na si Pangulong Fidel Ramos. At kasama ang unang ginang Amelita Ramos. Mm-hmm. At of course, nandito na ngayon ang dumating na ang ating mahal na Pangulong Ramos. Ang programa dito sa Quirino Grandstand ay pangunahan ng arrival honors. At matapos ito ay magkakaroon ng invocation. At ang invocation na ito ay pangunguna ng mga ministro ng iba't ibang major religious denominational groups, no? At Veronica, ay matapos ito ay papakilala ang pangunahing pantangal na si Pangulong Fidel Ramos dito. Napakinggan po natin ang ating pambansang awit. Kung maalala mo, Veronica, yung pambansang awit na yan ay nilikha ni Julian Felipe, mm-hmm, sa utos mismo ni Pangulong Emilio Aguinaldo noong taong 1898. No? At ito ay itinugtog nang ideklara ang ating independence o ating kasarinlan doon nga sa bahay mismo ni General Aguinaldo sa Kawit, Cavite. At nung tinugtog ito, nung araw ng deklarasyon, Veronica, wala pang mga titik ito. Si Jose Palma, na isang poet o isang makata at isa ring sundalo, ang siyang naglagay ng titik sa pambansang awit na ito. At nung una, ang Kastila pa ang naging titik at ito ay isinalin sa Ingles at nung taong 1956 ay sa Tagalog naman ginawa, ano? At alam mo ba, John, na ilang taon pa lamang natin sineselebra ang ating Independence Day ng June 12. Dati-dati, July 4 natin ito ipinagdiriwang. Noon lamang, 1962, si President Diosdado Macapagal, gumawa siya ng executive order at sinabi na kailangang June 12 na lang natin ipagdiwang ang ating Philippine Independence sa halip na July 4.
ito'y dahilan naman sa nationalistic reasons. Tama ka doon, Veronica, at nararapat lamang na ipagdiwang natin ang ating araw ng kalayaan sa 12 ng Hunyo, sapagkat kumatanda mo noon ngang panahon na yon ay mismong ang mga Pilipinong nagsabing handa na kami sa kasarinlan. Kaya nga diniklara ni Pangulong Aguinaldo. No? Itong ganitong nakikita nating arrival honors dito sa Quirino Grandstand ay siyang ginawa rin sa iba't ibang makasaysayang lugar na dinaluhan ni Pangulong Ramos, gayon na rin ang ibang mga matataas na opisyal na dumalo sa mga flag raising ceremony sa 6 nga na historical sites na pinuntahan nila kaninang umaga. At nagpunta pa pala si Pangulong Ramos sa Kawit, Cavite. Ano? Tama ka. Early this morning, nandun na siya. At isa sa mga bagay na binigyang pansin ni Pangulong Ramos doon nga sa kanyang talumpati sa Kawit, Cavite, ay na hindi pa nga tapos itong ating struggle, masasabi natin, para sa ating kasarinlan o ating kalayaan. Dapat ipagpatuloy ito. At sinasabi niya na ngayon na medyo gumaganda na ang takbo ng ating pangkabuhayan, lalo nating, kumbaga, samantalahin ang oportunidad at ipagpatuloy natin itong paghahanap. Dahil alam natin ngayon, wala ng colonizers at wala ng mga diktador, kaya we're on our own. At masasabi natin dapat, we have to prove to ourselves that we can really make it. And ang Pilipino ay talagang tunay na dakila, magiting, at kayang-kaya na maging progresibo. At yan nga, yun nabanggit mo ang siyang tema ng ating pagdiriwang ngayon sa Araw ng Kasarinlan. At alam mo, Veronica, isa sa mga bagay na binigyang diin ni Chief Justice Andres Narvaza sa kanyang talumpati nang siyang maging panauhin doon sa Barasowin Church flag raising ceremony, na dapat natin gunitain ang kadakilaan ng ating mga bayani, no, na siyang pinagdiriwang natin at ginugunita ngayong araw na ito dito sa Quirino Grandstand. Ngunit dapat ipagpatuloy natin, ipakita itong kadakilaan na ito sa pamamagitan ng halimbawa pagbibigay respeto sa batas, pagbabayad ng tamang buwis, at pagsiservisyo ng matapat at maayos sa ating pamahalaan. So ito ay mga, kung masasabi mo, ay mga forms ng kadakilaan na dapat ipagpatuloy ng ating mga mamamayan, ano? At sa pagkatong ito, Veronica, si Pangulong Ramos ay umakyat na dito sa main stage. Nakita po natin nakasama si dating Vice President Salvador Laurel at ang miyembro ng Executive Committee na siyang in charge dito sa programa, si Education Secretary Ricardo Gloria. At alam nga natin na ang ilan sa mga activities sa araw na ito ay ang pinakaaabangan na civic parade. Sa taong ito, kakaiba ang magiging parade. Una sa lahat, ito ay may kakaibang kulay dahil na rin sa pangungunahan ito ng ilan sa mga pinakatanyag na personalidad mula sa mundo ng pinilakang tabing. Ang paradang ito ay may temang A Pageant of Freedom Fighters at magtatampok sa 26 na karosang magpapakita sa ilang mga historical events mula pa sa panahon ng Lapu-Lapu Revolt hanggang sa inauguration ng First Philippine Republic. Controls are Captain Efrain Morota and Lieutenant Jerry Da Anton. Kasama ni Pangulong Ramos dito sa espesyal na pagtanghal sa Quirino Grandstand ang ilang matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na yung mga kinatawan sa
House of Representatives, gaya na rin sa ating Philippine Senate, at mga miyembro ng Diplomatic Corps ay narito rin upang makiisa sa pagdiriwang ng ating araw ng kasarinlan. Kanina, alam natin mga alas 11 ng umaga, nagkaroon ng van dinner sa Malacanang. Dito ay dinaluhan naman ng mga members ng Diplomatic Corps, mga cabinet members din at matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Alam mo, naka-attend na ako ng ganito itong van dinner nung pangulo pa ako ng Malacanang Press Corps. At katuwa-tuwa dahil magkakaroon ka ng pagkakataon na makipag-shake hands sa ating pangulo at sa unang ginang. Philippine National Anthem will be sung by the 1,000 voice choral, which is conducted by Commissioner Carmen O. Padilla, Chairman of the Civic Parade Committee, and accompanied by the first, by the UST Symphonic Band. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Ecumenical invocation at ang mangunguna ng mga dalangin ay ang mga ministers of the major religious denominational groups. Let us pray. Almighty and everlasting God, the supreme Grand Master and Architect of the universe, be with us this afternoon as we gather once again to celebrate the 97th anniversary of our freedom as a nation. In solemn thanksgiving, we praise your most holy name for your blessings upon our republic. You have protected and nurtured us as a people throughout the years. Hence, we thank you for all these favors. As we look forward with hope and determination to achieve Philippines 2000, we humbly beseech your continued blessings that we may always prove ourselves a people who are obedient to do your will. Bless our country, the Republic of the Philippines, with progressive industry, sound learning, and pure manners. Save us from violence, discord, and arrogance, and from every evil way. Defend our liberties, most loving God, and unite us under your fatherhood, that we may all participate actively and responsibly in the affairs of government. Endue with the spirit of wisdom those to whom in your name we entrust the authority of our government, that there may be peace and justice throughout this land, and that through the obedience to your law we may show forth your praise among the nations of the world. Bless our activity today. Grant that through this annual celebration, we may all be inspired to exert greater effort towards the attainment of peace, unity, and prosperity for our country and people. This is our earnest prayer. In your name, Amen.
At ngayon po mga kaibigan, ay tatawagan natin ang Secretary of Education, Culture and Sports and Chairman of the National Committee for the Celebration of the 97th Anniversary of the Proclamation of Philippine Independence. Ladies and gentlemen, Honorable Ricardo T. Gloria. His Excellency Fidel V. Ramos, President, Republic of the Philippines. Maraming salamat, Kalihim Ricardo Gloria, Secretary, 1995 National Committee for the Independence Day Anniversary Celebration. Honorable Salvador Laurel, Chairman of the National Centennial Commission, the distinguished members of the Senate and of the House of Representatives, Your Excellencies of the Diplomatic Corps, ating mga katulong sa pamahalaan led by the members of the Cabinet, other special guests, mahal na kababayan at mga kapatid. Unang-una, isang sigaw na mabuhay sa sambayan ng Pilipino na nagdiriwang ngayon ng 97 taon ng kasarinlan. Sa lahat ng ating mga minamahal na kababayan, sa sulok man ng ating kapuluan o sa ibang bansa ngayon, pinararating ko ang taus-pusong pagbati at taimtim na dalangin mamamalagi sa atin ang kapayapaan, kaligayahan at kasaganaan. We gather here today, ladies and gentlemen, just as we have gathered before to commemorate Aguinaldo's Proclamation of Philippine Independence at Kawit, Cavite 97 years ago. At Kawit, our revolutionary forebears proclaimed, not a Filipino nation fully recognized by other nations, but the right and resolve of our people to be an independent state in their own land. That first republic did not last, but the historic affirmation of Filipino nationhood lived on, enduring many years of denial by foreign powers until fully achieved. Every generation of our people since 1898 has been, in turn, a trustee of this Filipino dream of independence. So it is with the generations living today. To Apolinario Mabini, the essential task of nationhood was to form a noble and free society, taking reason as the only standard for action, justice as the only end, and honest work as the only means. Over the past 97 years, it has sometimes seemed as though Filipinos were not equal to this task and to this proud legacy, that we have not been prudent heirs to the generation of young men and women who audaciously founded this first Asian republic. We have in fact castigated ourselves, not just for failing as the showcase of democracy in Asia, but even more, for falling behind in the past in our neighbor's march to progress. But now the story is changing. Today, through hard work and resolute action, we are a nation resurgent and advancing. And yesterday's economic laggard is on the move. Structural reforms implemented across the board have revived the economy and thrust it into the forefront of growth
and development in Asia and the Pacific. Ang hamon sa atin, mga mahal na kababayan, ay ganito. Kaya ba ng Pilipino? Kaya ba natin ito? Isigaw natin kung kaya natin upang maringig sa lahat na dako ng daigdig. Kaya ba ng Pilipino? Kayang-kaya. Kaya ang sigaw ng mga Pilipino. Democracy's failed showcase is once again serving as a beacon of freedom and progress. And the international community is hearing our distinctive message that a developing country can advance to sustain progress by democratic means without recourse to authoritarianism. All these are but the beginning, the early fruits of 3 years of our collective effort. And looking down the road before us, there is much, much more that we can accomplish. My beloved countrymen, I am confident that finally our turn has come to rise as a dynamic and progressive country in the Asia-Pacific region. Over the past decade, we have seen many of our neighbors rise one after the other to take the place in the ranks of newly industrializing countries. Now I say to all, our time, the time of the Filipino, has come. We can make this happen if we continue the path of resolute reform and national strengthening that has marked our advance during these past 3 years. United action, accelerated united action, is the key. We will aspire to decrease the numbers of our poor by making more jobs available to them as they are increasingly brought into the mainstream of economic benefit. And we will strive to transform our rural areas into net contributors to national development. We will strive to link our communities together with more modern infrastructure, transport, communications, water, and power. And we will devote more resources to improving the quality of life in our country, starting in our 19 poorest provinces. This is a vision of our country that is beyond partisanship, because its realization will redound to the benefit of each and all. I am certain that during the next 3 years, we can all work productively as members of the same national team, together seeking solely our country's development and our people's welfare. We can fulfill these goals by inspiring our people, especially the younger Filipinos, with a sense of excitement, a sense of commitment, and a sense of rising national capability in meeting the challenges that we face. Our society is changing much faster and more pervasively than many of us realize. A generational change is occurring in our politics, much faster than traditional politicians have anticipated. There is a collective yearning to achieve and to compete among our people today. They really want to see our country develop, and they want to make their individual contributions to the total effort. If we mobilize this idealism, it will redound to the transformation and growth of our beloved Philippines. It is said that each generation sees further into the future because it stands on the shoulders of preceding generations. If so, today's young Filipinos can already see the nation that we can become in the 21st century. Never has there been a time when so much could be done by our people. Never has there been a time when our people are in a position to show that they can contribute to and interact profitably with the world community.
Kaya mga mahal na kapatid at mga kababayan, nagampananan ang ating mga ninuno at mga magulang ang kanilang dapat gampanan upang hanguin ang bansang ito sa pagkaalipin sa kamay ng mga banyaga. Dugo at buhay ang kanilang inialay upang malasap natin ang mga biyaya ng kalayaan. Sa mga panahong ito, hindi na dugo at buhay ang hinihinging ialay natin, mga Pilipino, sa dambana ng kalayaan. Kaunting pagpapakasakit, kaunting sipag, kaunting tiyaga, at taimtim na pagmamahal sa lupang tinubuan. Ito na lamang ang hinihiling sa atin upang maisulong ang lahat ng mainam na hakbang tungo sa katuparan ng malaong pangarap at mithin ng ating lahi. Halina kayo, mga mahal na kababayan. Sama-sama nating harapin ang bagong umaga, ang bagong bukas na puno ng pag-asa. Abot kamay na natin ang tagumpay kung tayo ay nagtutulong-tulong at nagkakaisa. Halina, mga kababayan, tulad ng pagkakaisang bumigkis sa ating mga ninuno, ang ating mga puso at isip ay bigkasin natin ng pagmamahalan at pagsasama-sama. Ito po ang ating maaring ipagmalaki ngayon sa kawit, sa Malacañang, dito sa Rizal Park, sa buong bansa at sa buong daigdig. Ito ang maaari nating ipagmalaki ang galing ng Pilipino, dakila, magiting, nagkakaisa. Indeed, whatever greatness, glory, or nobility we can claim for ourselves as a people comes from our unity, from those instances in our history when we rallied behind one flag, one anthem, and one spirit of nationhood. Such a moment came 97 years ago when the Filipino people established by revolutionary proclamation the first democratic republic in Asia. That proclamation was an act of faith in the rightness and necessity of our long quest for liberty and self-determination. Tungkulin natin ngayon na ipagtanggol ang kalayaang yun at higit pa ron ay gamitin ito upang mapabuti ang kalagayan ng lahat nating mga kababayan. Kaya ang hamon sa atin ay ganito. Kaya ba natin ito? Kaya, sabi ng mga Pilipino. To all our beloved countrymen, through the length and breadth of our archipelago, as well as to our brothers and sisters who live and work abroad, and to all other peoples of the world, I extend a resounding mabuhay, long life, and give our fervent prayers for their enduring peace, happiness, and success. Aking sinasabi sa inyong lahat, magsama-sama pa rin tayo sapagkat ang pinakamagandang mangyayari sa atin ay darating pa. I say to all of you, stay with me, stay together, for the best is yet to come. Sa inyong lahat, isang maligayang araw ng kasarinlan at mabuhay ang sambayanang Pilipino. Salamat po. Iyan po ang talumpati ni Pangulong Fidel Ramos dito sa
Special na pagtanghal kaugnay sa araw ng kasarinlan dito sa Quirino Grandstand ngayong hapon. At masasabi natin, Veronica, na isa sa mga bagay na binigyang diin niya dito ay yung social reform agenda ng ating Pangulo o ng kanyang administrasyon. At doon sinasabi niya na kinakailangan talaga na magtulong-tulungan tayo. It's a call to united action upang magkaroon ng mas maraming trabaho ng ating mga mamayan, magkaroon ng mas malawak na infrastruktura sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Oo, nanawagan siya ng kaunting pagpapakasakit, kaunting sipag, kaunting tiyaga at taimtim na pagmamahal sa lupang tinubuan para natin ma-attain ang progress dito sa ating bansa. At of course, sinabi niya na ipinangako niya na uunahin ng 19 na pinakamahirap na lalawigan dito sa ating bansa para bigyan ng mga trabaho at mga infrastructure, yung mga basic services, no? Para naman ang tunay na kalayaan ay hindi lamang sa mga mayayaman, kundi pati sa pinakamahihirap din na ating mga kababayan. At siguro, Veronica, baka ma-misinterpret ng ating mga manonood at nakikinig sa atin ang pannalita na binigkas mo kanina na nagmula sa talumpati ni Pangulo, yung kaunting pagpakasakit, kaunting sipag, kaunting tiyaga. Kabaliktaran actually ang gusto ng Pangulo. Hindi talaga kaunti. Ang gusto niya, mas higit na pagpapakasakit, mas higit na sipag, mas higit na tiyaga, at mas taimtim pang pagmamahal upang maatim natin yung mga layunin natin sa buhay, yung political independence at economic dependence sa ating bansa. At sinabi rin niya na kapag na-attain natin itong progress na ito, this will prove na ang demokrasya ay pwede palang maka-attain ng progress, hindi lamang authoritarianism. At sa pagkakataong ito, hinihintay na lamang natin ang pagsisimula ng civic military parade. Ito ay magtatagal ng mga 2 oras at tulad ng nabanggit mo nga, ay merong 26 na mga karosa ang paparada dito sa harap ng Quirino Grandstand at makikita ng masasabi kong libo-libong mga mamaya natin na nagkumpul-kumpul dito sa harap ng Quirino Grandstand upang makita yung iba't ibang bahagi ng kasaysayan ng ating bansa na ay maipapamalas sa bawat karosa na makikita natin. At napaka-exciting nitong civic parade na ito dahil kasama pala dito yung mga ating tanyag na mga artista ng pinalakang tabing. Kasama na dito si Fernando Pog Jr., si Nora Honor, si Governor Lito Lapid at Vice Governor Bong Revilla Jr. Alam mo, kumisan, mag-iisip ka rin, Veronica, kung ito bang ilan sa mga tao natin dito ay nagpunta upang makiisa sa pagdiriwang o makita yung mga artista na mga sikat na sikat, tulad nabanggit mo, no? Mga sikat itong artista. At sana na naman ang layunin nila yung 2 nabanggit ko nga. No? Palagay ko added excitement na lang itong mga artistang to. Ang tunay na diwa talaga ng ating pagselebra ng Araw ng Kalayaan ay para magkaisa rin tayo at maipakita natin na lahat tayo ay ganado rin sa ating kalayaan, hindi ba? Hindi yung makakalimutan na natin yung ginawa ng ating mga ninuno. Kailangan ang bawat isa ay magko-contribute para maalala natin ang kagitingan ng ating mga bayani. At gusto ko lang bigyang diin sa araw na ito na binibigyang pansin natin yung 3 pambansang simbolo, no? Unang-una na nga yung deklarasyon ng ating kasarinlan na isinagawa ni General Aguinaldo noong 12 ng Hunyo, 1898, at ipinroklama ni General Aguinaldo ang ating kasarinlan bilang leader at kinatawa ng maraming mga Pilipino nagbuwis ang kanilang buhay alang-alang sa kasarinlan. Ang pangalawang simbolo na binibigyang pansin natin sa pagdiriwang ngayon ay yung pagkilala at pagtugtog ng ating pambansang awit na nabanggit ko nga kanina ay nilikha ni Julian Felipe. At ang pangatlo ay yung pagpapakilala sa ating pambansang watawat o bandila na sinagawa naman ng 3 mga magigiting nating mga Pilipina sa pangunguna nga ni Marcela Agoncillo, ang asawa ni Felipe, Julian Felipe. No? Alam mo, makikita natin ang mga events na yan sa iba't ibang mga karosa na paparada dito mamaya. Veronica, itong civic military parade ay nilalahukan ng mga kinatawan mula sa pamahalaan at Armed Forces of the Philippines, gayon rin ang pribadong sektor. Narito ngayon ang civic
military parade para sa 1995 Independence Day celebrations dito sa Quirino Grandstand. 520 attack helicopters from the 15th Strike Wing headed by Major Artemio Orozco. This provide close air support to our ground troops with its machine gun and rockets. Mga minamahal naming panauhin at mga kababayan, ang bumubungad po sa ating parada ngayon ay ang 21 kasapin ng motorcycle unit na buhat sa Philippine National Police na pinamumunuan ni Senior Superintendent Isidro Soyo Jr. Following the motorcycle unit is the Philippine Marine Drum and Bugle Corps under the baton of Staff Sergeant Alejandro M. Perdon Jr. The renowned corps was organized in the early 60s primarily to provide martial music during the conduct of ceremonies such as parade and review, guard mounting, and other military activities. Due to its splendid performances, the Marine Drum and Bugle Corps has become one of the popular bands of our armed forces. Ladies and gentlemen, approaching the grandstand is the parade marshal, the Secretary of the Department of Education, Culture and Sports, Secretary Ricardo T. Gloria, this year's chairman of the National Committee for the Philippine Independence Day celebration. He is accompanied by Interior and Local Government Secretary Rafael Alunan. Leading the various contingents is our Armed Forces of the Philippines, the protector of all that we hold dear as a nation, our freedom, our institutions, our land, and our shores. The troop commander is Brigadier General Ernesto S. Daos. The members of his staff are Colonel Malikil M. Abdul-Gapul of the Air Force, Colonels Stephen S. Paraso and Rolando P. Soriano of the Army, and Captains Edsel B. Lumawag and Jaime Bantolo of the Navy. Right behind is the 1st Brigade, led by Colonel Peter H. Espadero and his staff, Lieutenant Colonel Zamora, Lieutenant Colonel Lacayanga, Lieutenant Colonel Tabique, and Commander Pakis. The 1st Brigade is composed of 2 battalions from the Philippine Military Academy and 1 battalion from the Philippine Merchant Marine Academy. Leading the brigade is the General Headquarters Band under the baton of Major Leandro G. Ortega. From the Philippine Military Academy, our country's premier military institution, the Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines. The 1st Battalion is led by Cadet 1st Class Yostado Pambit, his staff, Cadet Patricio, Cadet Galen, Cadet Correo, Cadet Rosario, and Cadet Gabriel. The PMA provides a 4-year Bachelor of Science degree for both men and lately for women, and aims to develop cadets with leadership and professional attributes in the tradition of the Academy's motto, courage, integrity, and loyalty. The 2nd Battalion is led by Cadet 1st Class Louis Razon, his staff, Cadet Bermudez, Cadet Pablo, Cadet Gallo, Cadet Caballero, and Cadet Manalastas. The mission of the Philippine Military Academy is to instruct, train, and develop the cadets so that each graduate shall possess the character, the broad and basic military skills, and the education essential to the successful pursuit of a progressive military career. The 3rd Battalion is a contingent from the Philippine Merchant Marine Academy, the prime maritime institution of the country. The battalion is led by Midshipman Captain Arnel D. Albaran, his staff, Midshipman Commander Pagdilao, Midshipman Commander Caburral, Midshipman Commander Briones, and Midshipman Commander Rebadomia. The PMMA offers the degrees of Bachelor of Science in Marine Transportation and Marine Engineering and grants 3rd Mate and 4th Mate Marine Engineer licenses to its graduates. Likewise, graduates of the PMMA are commissioned as ensigns in the Reserve Force of the Philippine Navy. The PMMA provides the marine or maritime industry with highly skilled merchant marine and naval officers. Ang sumusunod po ay ang 2nd Brigade ng ating sandatahang lakas na binubuo ng regular troops.
The brigade is commanded by Colonel Ralph I. Flores. His staff, Lieutenant Colonel Marmol, Commander Carbonell, Lieutenant Colonel Gonato, and Lieutenant Colonel Alvarez. The brigade is composed of three battalions from each of the AFP's major services, all in their distinctive gala uniforms. Leading the contingent is the Philippine Air Force Band under the baton of Lieutenant Colonel Elgenio Cristi. Following the band is a security escort group of the Philippine Army, led by its battalion commander, Lieutenant Colonel Carlito F. Gamit, his staff, Lieutenant Colonel Dingle, Lieutenant Colonel Iglesia, Captain Singh, and Captain Sobida Jr. This unit was organized in October 1972, and its mission is to secure VIPs and vital installations inside Fort Bonifacio. It also performs ceremonial honors, parades, and other command-directed activities. Following are the guardians of the Philippine seas and the enforcers of our maritime laws, the Philippine Navy. The Navy Battalion is led by Commander Rodolfo F. Napilian. His staff, Lieutenant Commander Adison, Lieutenant Commander Parawan, Lieutenant Commander Villafuerte, and Lieutenant Commander Rillera. The Navy provides naval defense for our country and protects our marine resources and environment. It safeguards our sovereignty in our territorial waters, including our 200-mile exclusive economic zone. The Navy conducts security operations at sea through naval patrols of the Philippine Fleet and the seven naval districts strategically located all over the country. Following are the airmen of the Philippine Air Force Battalion, led by Lieutenant Colonel Rodolfo Lagayan. His staff, Lieutenant Colonel Callejero, Lieutenant Colonel Abad, Major Clemente, and Major Adornado. The Philippine Air Force are our guardians of Philippine skies, the angels of mercy during times of calamities, transporting rescue teams and relief goods to disaster areas and isolated communities. Ladies and gentlemen, approaching the grandstand is the 3rd Brigade, led by Colonel Godofredo D. Rabara, his staff, Lieutenant Colonel Halandoon, Major Tubal, Major Salosagkol, and Major Desena Jr. The 3rd Brigade is composed of combat troops in their battle dress attire. Leading the group is the Philippine Army Band under the baton of Captain Alberto M. Dalondonan. Founded in 1902, this band has ever since gained fame here and around the world and has produced a national artist in the person of Colonel Antonino Buenaventura, who once commanded the famous band. Next is the Philippine Army Special Forces Battalion, led by Major Ernesto Nonan, his staff, Major Cabati, Major Solis, Major Tejano, and Major Estabillo. The mission of the Special Forces Airborne is to develop, organize, train, equip, and control the Citizens Armed Forces geographical units for community defense. It has 4 Special Forces battalions consisting of 30 Special Forces companies spread all over the country. This unit was organized in the early 60s by then Captain Fidel V. Ramos, now His Excellency, the President of the Republic. Following next is a Scout Ranger Battalion from the Army's 1st Scout Ranger Regiment under the command of Major Noel C. Caballes. His staff, Captain Balyao, Captain Monongsong, Captain Bagasin, and Captain Demot. The Scout Ranger unit was originally conceived by General Rafael Ileto in the early 50s as a special force for counterinsurgency operations. Tales of heroism and brilliant combat accomplishments, especially in jungle warfare, made the Scout Rangers a byword in the annals of the AFP. Approaching the grandstand are the Philippine Marines, the amphibious force of the Philippine Navy. The commander is Major Victor M. Losabio, his staff, Major Castro Mayor, Captain Afarete, Captain Kakam, and Captain Costales. The unit is a rapid deployment force designed to conduct amphibious, counterinsurgency, and special operations against dissidents, terrorists, and other lawless elements.
The Philippine Marines is replete with a colorful history of heroism and combat accomplishments all over the country. Ladies and gentlemen, approaching the grandstand are our disabled soldiers, our living heroes of distinguished valor and admirable exploits, who have placed their precious lives in jeopardy for the sake of upholding our democracy and preserving our national integrity. Leading the group is Navy Captain Oscar J. Talion, Colonel Esmeraldo A. Romano, and Captain Rinaldo O. Dumling of the Army. These soldiers have bravely fought in the battlefield without regard to their personal safety and unfazed by the thought of leaving their family in a state of despondency just to preserve the country's integrity and sovereignty. Their physical disability exemplifies their gallantry, heroism, and their willingness to sacrifice and even die with their boots on for the country's glory and honor. These soldiers deserve the highest praise and respect for their steadfast advocacy to their sworn duties. Ladies and gentlemen, let's all give a warm and rousing applause to our living heroes. Thank you. Coming now is the Motorized Brigade, led by Colonel Roland Erasmo, his staff, Lieutenant Colonel Mendoza, Lieutenant Colonel Saarenas, Lieutenant Colonel Padre, Lieutenant Colonel Bautista, and Lieutenant Colonel Samala. Passing the grandstand is a composite light armor company of the armed forces, led by Major Hilario Bala. The Simba armored fighting vehicles in two-line formations are under Second Lieutenant Arlene Aquino and Second Lieutenant Eleonor Guloy. The utilization of the Women's Auxiliary Corps as the armored vehicle commander and crew manifests the depth in personal skills, capability within the armed forces, and the dynamic change within the AFP's structural setup. Manufactured and assembled in the Philippines, the Simba, mounted with a caliber 50 machine gun, is the latest addition to the AFP's fleet of armored vehicles. Following the Simbas are the armored infantry fighting vehicles, armed with a 25mm cannon and a 7.62mm machine gun. The AIFV is capable of carrying fully equipped seven-man squads for technical operations. Following closely are the V-150 commandos from the Philippine Army and the Philippine Marines. Armed with a caliber 50 heavy machine gun and a 7.62mm machine gun, the V-150 is effective in cross-country operations and can be deployed even in built-up areas. Right behind is the V-300. The V-300 is a highly maneuverable, amphibious, six-wheel drive vehicle of exceptional versatility. It can drive through barricades of small trees and is capable of moving 5 miles per hour in water and 110 kilometers per hour on land. Up next is the field artillery, the king of battle. The most versatile source of firepower available on the battlefield 24 hours a day, on all terrain and in all weather conditions. The 105mm howitzers. The 105mm howitzer provides close fire support to our troops during combat operations and has a range of 11 kilometers. The Army inventory also includes the more powerful 155mm howitzer used for general support. This howitzer has a range of 23.8 kilometers and is very effective for interdiction and destruction of deep targets.
Alongside national security is the armed forces' response during disasters and calamities. Ladies and gentlemen, the Disaster Response Task Group of your armed forces. Leading the contingent is the Army's Disaster Emergency Assistance Response Unit from the Special Forces, tasked to conduct rescue and relief operations during times of calamities. As the leading proponent of the Army Disaster Response and Rescue Operations, this unit is capable of metropolitan rescue, which include fire and building rescue, environmental rescue in response to natural disasters and calamities, and open water or sea rescue. Approaching the grandstand is the Philippine Navy Disaster Response Unit. The amphibian vehicle truck is designed and manufactured by the Naval Support Command of the Philippine Navy for island-to-island landing operations and evacuation. It is manned by 6 to 8 personnel and can load a maximum capacity of 30 persons. The Navy Disaster Response Unit is equipped with appropriate vehicle, life jacket and rings, rubber boats with outboard motor, Zodiac Hurricane and amphibian truck. Following is the Air Force Disaster Response Team. The Philippine Air Force Disaster and Rescue Squadron was organized in pursuit of the government's commitment to the International Civil Aviation Organization to establish a responsive search and rescue unit within the Philippine area of responsibility. The unit is equipped with search and rescue aircrafts like the UH-1H helicopter, basic rescue equipment such as stoke, litter, jungle penetrator, and a rescue net attached to a rescue hoist machine. Its paramedics are capable of performing search and rescue operations through air, water, and land transportation, or even on foot. Following next are the armed forces' doctors and nurses. The Health Services Disaster Response Team, which is based at the AFP Medical Center, has the capability to respond to various medical emergencies. The mobile surgical van is equipped with instruments and machines manned by competent specialists. It is capable of limited emergency diagnostic procedures and surgical intervention. Passing by the grandstand is the AFP Communications Electronic Contingent. These communications vans are ready and deployable anytime, anywhere. These vans are equipped with the latest state-of-the-art gadgets to provide fast and reliable nerve system for the AFP's defense mission and in support of other agencies in times of disaster and calamities. With commitment and dedication, your armed forces vows to continue extending its helping hand to unfortunate Filipinos where and when it is most needed. Following next is the brigade carrying the standards of our nation, the Philippine Flags Contingent. May we please request everyone to rise for the national colors. Thank you. The Philippine flag is followed by standards and colors depicting the evolution of the present national flag. The present-day flag of the Philippines has a long and colorful history. The first flag was that of the Katipunan, which Andres Bonifacio raised in Pugadlawin on August 26, 1896. Other leaders like Mariano Llarera, Pio del Pilar, and Gregorio del Pilar also had their own designs, and in April 1897, the revolutionary government under General Aguinaldo adapted our present national flag. The colors of the armed forces of the Philippines. These are the flags and standards representing the units and offices within the Army, the Air Force, and the Navy. Passing the grandstand is the Philippine Navy Band, together with 8 majorettes led by Petty Officer Floreto B. Bersabe.
Flying proudly are the colors of the different veterans organizations of the Philippines, carried by ROTC cadets. These cadets compose the future force of our citizen army. En masse are the Air Force ROTC cadets, carrying the different colors of the different public and private schools and institutions of the country. Approaching the grandstand are the Navy ROTC cadets bearing the different colors of the country's 60 major cities and 76 provinces. For the first time in our Independence Day celebration, the airborne component of the parade was highlighted by a contingent of aircraft from the private and civil government sectors, organized by Assistant Secretary Panfilo Villaruel of the Air Transportation Office, the Aircraft Owners and Pilots Association, the Department of Interior and Local Government, the Philippine National Police, and the Air Transportation Office joined the nation in this year's Independence Day celebration. You just witnessed a while ago the flyby of the newly acquired Lance Air of the Philippine National Police and the helicopter contingent. Ladies and gentlemen, passing by the grandstand is the contingent of the Philippine National Police, led by the Brigade Commander, Chief Superintendent Alejandro de Guzman. His staff is composed of Senior Superintendent Caisip, Senior Superintendent Vergara, Senior Superintendent Andanar, Senior Superintendent Astudillo, and Police Superintendent Fiesta. Leading the troops is the PNP band under the baton of Police Superintendent Demetrio de Jesus, organized in 15 October 1902 by the late Colonel Loving. The Philippine National Police Band was adjudged as one of the finest in the world. Today, it continues to live up to that tradition of excellence. The PNP proudly presents the Corps of Cadets of the Philippine National Police Academy, the source of officers of the Philippine National Police, led by the Battalion Commander, Cadet 2nd Class Roderick Aguto. His staff is composed of Cadets 2nd Class Restituto Arcangel, Tomas Santander, Kenny Ronquillo, and George Bustos. The Police Academy stands at the peak of the professionalization program of the Philippine National Police, with the motto, "To learn today, to lead tomorrow." Since its establishment in 1978, the Academy has served as the embodiment of the quest for systematic development of human resources within the Philippine National Police. Following the PNPA cadets is the PNP Special Action Force, led by Chief Inspector Job Antonio. The Philippine National Police Special Action Force is the striking unit of the Philippine National Police. It is a highly trained, compact, mobile and hard-hitting unit designed to effectively contain armed as well as political threats from extremist groups who continue to stalk the security of our country. Its mission is to conduct special operations in areas of counterinsurgency, counterterrorism, and counter-subversion. Passing by the grandstand are the PNP mounted units. The first serial is composed of the Special Operations Group of the Special Action Force, the counter-hijacking unit of the Philippine Aviation Security Command, the special weapons and tactics of the Western Police District, and the explosive ordnance and disposal unit, as well as the guardians of the Philippine waters and coasts, the PNP Maritime Command. The second serial is composed of the mobile units of the PNP National Capital Regional Command. This is tasked to ensure 24-hour security within the Metropolitan Manila. As a distinct and separate entity, but a comrade to the armed forces of the Philippines, the Philippine National Police is tasked to enforce the laws, maintain peace and order, ensure public safety, prevent crimes, and defend the state against internal threats. Under the stewardship of Director General Recaredo Sarmiento II, Police 2000 was launched to introduce a new approach to policing and thus support the cause set forth by His Excellency in the Philippines 2000. Police 2000 is an acronym that defines the six key result areas of his program of actions,
designed to reinvent, streamline, and modernize the PNP to make it more responsive to the challenges of the times. P stands for prevention and control of crimes. O stands for order maintenance, peacekeeping, and internal security. L stands for law enforcement without fear and favor. I stands for image credibility and community support. C stands for coordination with other government agencies, non-government organizations, and the international police community. And E stands for efficiency and effectiveness in the development and management of human and material resources. With this six-point program in effect, PNP's vision of a professional, dynamic, and highly motivated police organization supported by a responsive community and regarded as one of the most credible police agencies in Asia can be attained. Mga kababayan, mga kapatid sa dakilang lahi, isang maluningning na kasaysayan ang kalayaan ng ating lahi ang masasaksihan natin ngayong hapon. 400 taon ng pakikibaka sa mga uring mapangapi ang kukulay sa inyong mga pangitain ngayong 97 taong pagdiriwang ng ating kalayaan. Kagitingan sa buong kapuluan ang ating dadakilain sa araw na ito. Nangunguna sa parada ng pakikibaka sa kalayaan ang Karakowa, isang malaking bangkang pangdigma ang ginagamit ng mga sultan at datu sa Mindanao bago pa dumating ang mga Kastila. Ito ay mahaba at kaya maglulan ng 100 tao upang sumagwan at 30 mandirigma sa ikalawang palapag nito. Ang kapangyarihan ng kahariang mandirigma ay sinasagisag ng isang dragon na siyang anyo ng buong Karakowa. Ang ulo ay inuukit mula sa kahoy na anyong mabangis. Katangi-tangi ang Karakowa sa sining pandagat sa Asya, nagpakita ng isang kulturang napakataas ang antas, kaalinsabay ng mataas na sining ng ginto sa butuan. Binigyang buhay ang marangyang sasakyang pandagat na pangdigma ng mga mandirigmang taga Mindanao. Nasa hugis ng isang dragon na nililok ng mga makasining na kamay ng mga anak ng Paete, Laguna. Magarbong karosang ito ay lulan ang mga mandirigma ng Mindanao sa una at ikalawang palapag nito. Anyong hanang makibaka ang mga mandirigma sa itaas at ibaba. Makikita rin po ang mga taong nakaupo sa katig o batangan na siyang sumasagwan upang mabilis na mapatakbo ang nasabing Karakowa. Si Ginoong Chuck Perez ang nagbibigay buhay sa isang mabalasik na sultan na nagahari sa Karakowa na tila may tinutugis na kaaway na nagtatangkang sumalakay sa ating pangpang. Ang ating pungkarosa ay kaloob ng kagawaran ng turismo sa pakikipagdiwang ng ating 97th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Labing lima, 21, kakaibang uri ng malalaking bangka ang dumaong sa pampang ng Sugbu. Mga malalaking taong puti ang bumaba rito.
palalong inangkin ang pulo at walang takot na pinilit ang mga katutubong magbayad ng buwis sa isang hari na galing pa sa isang malayong bayan. Isang raha ang agad na nagpabinyag at yumakap sa bagong relihiyon, ang bagong manlulubing. Subalit isang magiting na pinuno ng magtanang walang takot na humamon sa mga banyaga. Tahas ang tumutol si Lapu-Lapu sa pagbabayad ng buwis. Ito ay naging sanhi ng pag-iinit ng kabilang panig. Noong umaga ng Abril taong 1521, naganap ang labanan sa Mactan. Dumanak ang dugo, naging mapula ang pampang ng Mactan. Nagapi ni Lapu-Lapu at ang kanyang mga katutubong mandirigma ang mga palalong dayuhan. Natapos ang digmaan nang ang pinuno ng mga Kastila na si Magellan ay napatay ng matapang na Lapu-Lapu. Kabangisan at katapangan ng mabalasik na lipi ang nagtaboy sa dayuhang manlulubing. Si Lapu-Lapu ang kauna-unahang bayani na lumaban sa mga dayuhang manlulubing. Binigyang buhay ni Cardo Versosa ang dayuhang mananakop na si Magellan, ay binigyang buhay naman po ni Michael de Mesa. Ang ating karosa ay lula ng kauna-unahang mandirigmang nabangon laban sa mga dayuhang Kastila. Dahil sa ipinamalas niyang kagitingan, si Lapu-Lapu ay naging isang alamat ng katapangan. Pinakita po dito ay ibang-ibang sandata na kanilang ginamit sa madugong pakikipagdigma sa dalampasigan ng Mactan. Si Magallanes po ay makikita nating nakahandusay habang si Lapu-Lapu naman ay winawagayway ang kanyang sandata. Buong giting na ipinakita ang kanyang tagumpay. Ang karosa ng kauna-unang kagitingan ito ay pinagkaloob po sa inyo ng kagawaran ng transportasyon at komunikasyon bilang ambag nila sa pagdiriwang ng ating araw ng kalayaan. Raha Sulaiman, Haring Muslim ng Maynila ng taong 1570. Ang susunod nating dadakilain ngayon, siyang lakandula na puno naman ng tundo. Ang angkan ito ay kilala sa pagiging matapang na mandirigma at handang makipaglaban hanggang sa kamatayan. 50 taon matapos mamatay si Magellan, ay nagbalik ang mga Kastila sa ating kapuluan sa pamumuno ng adelantadong Legazpi. Ang kanyang pamangkin si Martin de Goiti ay nakipag-unawaan kay Sulaiman. Ngunit hindi nito naibigan ang pag-iit ng dayuhan sa pagbabayad ng buwis. Nang minsan magkaroon ng putok mula sa sasakyang dagat ni Goiti dahil sa isang kasayahan, inakala ni Raha Sulaiman na iyon ay isang paghamon sa kanya. Kung kaya naghandang sumagot sa bunganga ng Ilog Pasig. Madugong labanan ang sumiklab sa pampang ng Maynila. Datapwat tumulong ang ibang kamag-anak sa mga karatig kaharian. Natalo ang hukbo ni Raha Sulaiman. Ang pinagtatayuan ng kanyang kuta ay ginawang tanggulang Santiago ng mga Kastila. Si Raha Sulaiman naman ay lumikas na kasama ng kanyang mandindigma patungo sa norte. Ang karosa ng walang takot na pinuno ng matandang kaharian ng Maynilang si Raha Sulaiman ay handog sa pagunta ng kalayaang kagawaran ng kalusugan. Ang gumanap na hari ng Maynila ay si Efren Reyes Jr. Si Dante Rivero naman ang lumalagay na Martin de Goiti at si Joe Gruta sa papel na lakandula. Muslim, ang liping kailanman ay di na pasisiil. Ilang daan taong man tinangka ng mga dayuhang manlulubig na igupo ang liping ito, kailanman ay hindi ito nagupo. Kailanman ay hindi humalik ang liping ito ng mga mandirigma sa kanilang banyaga. Nakipaglaban ang mga Muslim kina Salcedo at Goiti sa Cebu, Mindoro at sa Camarines, ngunit hindi napasuko ng nasabing dayuhan ng mga ito. Noong taong 1578 ay sumalakay ang mga Kastila sa Dakong Sulu. Sa pagkakataong ito, ang mga Muslim ay natalo ngunit hindi sila ganap na nasupil. Punta de Flechas, Dakong Karagatan ng Zamboanga, naglaban ang mga Kastila at mga Muslim na pinamumuna ni Tagal. Natalo si Tagal sa labanan ito ngunit ang bayaning Muslim ay hindi napasuko. Mula sa Office of Muslim Affairs sa isang karosang may sasakyang pandagat na lulan ang mga magigiting na mandirigma ng mga Muslim ang pumarada sa harap natin. Ang atin po mga kapatid na Muslim ay walang patid sa pagkipaglaban sa mga dayuhang nais sumakop at maghari sa ating bayan. Maging sa mga panahong ito, sila ay bantog sa pagiging mabagsik at may sandatang kris, isang uri ng espada na nagmula sa kanilang lipi. Hindi tahas ang naging mapayapa ang paglulunsad ng mga Kastila ng kanilang imperyo sa kapuluan.
walang humpay ang pagsisiklab ng mga pag-aalsa sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ang mga naunang pag-aalsa ay pagtutol sa buwis at gawang makaalipin. Sa Bulacan, taong 1571, ang puwersa ni Magat Salamat sa Hagonoy ang humikayat sa mga mamamayan upang kalabanin ang mga palalong dayuhan. Sa Carigara, Leyte, nang magbangon si Bangkaw na dating Katoliko at ang kanyang mga kababayan. Sa iba't ibang tagpo ng madudugong pag-aalsa noon, ang float na ito, ang karosang ito ay handog sa atin ang kagawaran ng interior ng pamahalaan lokal. Magat Salamat, dato ng Hagonoy, pinuno ng Katipunan, isang lihim na samahan na binuo sa tundo ay binigyang buhay ni na Shintaro Valdez. Si Nico Quintana sa papayal na Bangkaw ang nagpasiklab ng himagsikan sa Leyte. Si Tablot, isang paring katutubo o babaylan, ay ginampanan ni Mark Catada. At si Ernie Garcia sa papel na Pedro de Ladilla ng Borneo. Francisco Maniago ng Kapampangan ay ginampanan naman ni Juan Rodrigo. Naglagablab ang buong Ilocanja sa mainit na himagsikang inilunsad ni Diego Silang noong taong 1762. Nagsimula ang madugong pag-aalsa dahil sa kanyang pagtutol sa mabigat na buhay sa mga tao sa Ilocos. Nakiisa ang mga mamamayan ng Ilocos sa kanyang ginawang adikay. Nakita nila sa katapangan ni Diego Silang ang pag-asang mawakasan ang paghahari ng mga Kastila sa Ilocos. Isang dramatikong eksena ang inihanda sa atin ng kagawaran ng katarungan sa paglalarawan ng himagsikan sa Ilocos na inumpisahan ni Diego Silang. Kasama dito sa plot nito si Ginoong Matt Granillo III. Kakilakilabot ngunit makabuluhan na uri ng pagkamatay ng tatlong paring walang kasalanan ang atipong matutunghayan sa karosang ito na pinagkaabalahang ipamalas sa atin ng Department of Public Works and Highways. Dito po ay makikita natin si Ginoong Bernard Bonin bilang Padre Gomez, William Martinez bilang Padre Burgos, at si David Gutierrez bilang Padre Zamora. Ilustrados, mga taong nanulat sa kaliwanagan, mga estudyanteng nagdumilat sa liberalismo na bumabagabag sa kaharian ng Espanya. Dahil sa pagkamulat ng kanilang mga mata, ginagawang pagmamaliit at pag-alipusta ng mga Kastila sa dangal ng mga katutubo, nagsipagkilo sila upang makamta ng pagbabago ng pagturing ng mga palalong banyaga sa mga katutubo. Ang mga Pilipino ay hindi namang mang. Taas noon nilang na ipamalas ang kanilang galing sa kapuluan at sa iba't ibang bansa. Ang mga ilustrados ay nagtatag ng isang kilusang propaganda na humihingi ng mga solusyon sa kanilang hinaing. Ang makahulugan at ang grandeng karosang ito ay hatid po sa atin ang kagawaran ng edukasyon, kultura at sports. Makikita po natin sina Jaime Castillo, Jordan Castillo, Chito Katindig at Michael Alano bilang mga ilustrados. Ang unang pagtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan na makamtan ang edukasyon ay naganap sa matandang baryo ng Santo Niño sa Malolos, Bulacan noong taong 1885. Hindi natinag ang mga kababaihan sa galit at banta ng Kastilang Cura Paroco. Ulang-ulit silang tinanggihan ng simbahan at pamahalaan sa Bulacan maging sa Maynila. Subalit matagya silang pabalik-balik sa kasabikang matapos ang kanilang kadiliman sa karunungan. Ang mga magagandang dilag ay nagpapakita sa atin ang tuwa ng mga dalagang taga Malolos. Sila po ay sina Ami Austria, Suzette Ranillo, Snooki Serna, Jean Garcia, Maritoni Fernandez, Yayo Aguila, Lizelle Martinez, Gloria Sevilla at Harleen Bautista. Tatlo ang nangibabaw sa mga tagapagpalaganap ng adhikang Pilipino sa Espanya, sina Mariano Ponce, Jose Rizal at Marcelo Eche del Pilar. Tubong Baliwag, Bulacan si Mariano Ponce, isang estudyante ng medisina at manunulat. Siya ay masipag na manunulat na laging nangangampanya sa reforma sa Pilipinas. Isa rin siya sa naunang haligi ng mga Mason. Si Jose Rizal naman ng Calamba, Laguna ay nagtapos ng medisina, panitikan at filosofiya sa Espanya. Sa mga magagaling nilang isinulat ay maraming isipan ang napukaw na siyang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na ipaglaban ang kanilang karapatan. Si Tommy Abuel bilang Dr. Jose P. Rizal,
Paquito Diaz bilang Marcelo Eche del Pilar at Mariano Ponce binigyan buhay naman ni Roy Alvarez mula sa pangasiwaan sa pagpapaunlad ng Kalakhang Maynila. Ito ang naging tiis mitsa na nagpasiklab sa himagsikan na ganap noong 23 ng Agosto 1896 sa isang pagpupulong sa Pugad, Lawin, sa isang maliit na platapormang kawayan sa bakuran ni Juan S. Ramos, anak ni Melchora Aquino, tumayo si Andres Bonifacio upang kumbinsihin ang mga mamamayan at ang kanyang mga kasama sa himagsikan na sumang-ayon sa kanyang mga binabalak na pagpapatuloy na pagbangon. Pagkilala at pagtitiwala kay Andres Bonifacio bilang pinuno ng samahan ng katipunan, ang ipinakita ng lahat at pagkakaisa sa isip, sa diwa at sa gawa. Ipinakilala sa sigaw ng Pugad Lawin ang simula ng pagtatalaga ng mga Pilipino sa kapatagang Luzon na tumutol sa lubid na itinatali ng mga Kastila sa leeg. Naging madugo ang sunod-sunod na labanan sa iba't ibang panig ng Maynila at Karatipo. Datapwat kulang sa sandata, buong tapang na sumusugod ang mga insurekto sa ilalim ng pamumuno ng amahan ng katipunan. Kadalasan ay bumabagsak ang mga rebelde dahil sa kakulangan ng sandata at sa kakulangan ng pamamaraan sa pagkikidigma. Maraming buhay ang nasawi sa mga labanang naganap sa San Juan, Pandacan, Nueva Ecija, San Mateo at iba pang lugar. Isa sa pinakamadugo ang sagupaan ng mga katipunero laban sa puwersa ng mga Kastila sa pinaglabanan. Ang tubig sa ilog na kanilang dinaanan ay nagmistulang dugo dahil sa mga nasawi dito. Subalit ang mga namamatay ay dagling napapalitan ng marami pang lumalahok na magigiting. Ang mga paghihimagsik ay patuloy na lumawak at naglagablab. Paghihimagsik laban sa kanilang inaasam na kalayaan. Madugong himagsikan ang pinaglabanan. Maraming buhay ang nasawi, dumanak ang dugo sa sagupaan ito. Tanyag na tanyag ang bayan, napatid ang panikala ng pagkapi. Nagliwanag ang sagisag ng haring araw sa kanyang ulunan. Malayang bumagayway ang bandilang may tatlong letrang K na nangangahulugan ng pagmamalaki sa tagumpay ng kanilang sagupaan. Makikita po natin ang mga nakahandusay na bangkay ng mga dayuhan sa karosang ito dahil sa madugong labanang naganap. Ang karosa po natin ito ay inanda ng kagawaran ng tanggulang bansa. Binigyang buhay ni Julio Diaz si Andres Bonifacio. Tinuring ng Administradong Kastila na ang tunay na panganib noon ay nasa Bulacan. Pinakamalaganap ang puwersa ng mga katipunero sa makabayang lalawigan. Nagsilbing dugo ang teatro ng himagsikan ng lalawigan sa gyera laban sa Espanya at gyera laban sa Amerika. Kakarong Desile, ikaisa ng Enero taong 1897, isa sa pinakamagdugong engkwentro na ganap sa may paanan ng bundok ng Cordillera sa Bulacan, sa gitna ng dalawang baryo sa isang burol na patagang itaas. Dito nagkuta ang manghihimagsik dahil ito ay mahirap maakyat ng mga kalaban. Mayroong 5,000 maghihimagsik ang nagkubli rito sa pamumuno ni Eusebio Roque, isang dating guro na naghimagsik. Sa burol na iyon ay gumawa sila ng patibong upang tambangan ang mga Kastila sa kanilang pagdating. Kuta ng binakod sa paumbong. Mula sa kakarong ay nagtakbuhan dito ang mga insurekto. Pinagtanggol ng buong tapang ang kuta mula sa mga kanyon ng mga bapor Kastila na sumaligid dito. Isang madugo at naglalagablab na karosa ang ating pong masasaksihan. Ito ay sumisimbolo sa madugong labanan at mga alaala ng ating mga kapatid na nag-alay ng kanilang sariling buhay para ipaglaban ang kanilang paniniwala. Binigyan buhay ni Eddie Garcia ang batang general na si Gregorio del Pilar. Ang karosa pong ito ay iniaalay natin sa atin ng kagawaran ng agham at teknolohiya.
ikalabindalawa ng Nobyembre taong 1898 nang ang pamahalaan ni Aguinaldo sa Tarlac ay bumagsak at ang bayan ng Tarlac ay naiwan sa kamay ng mga dayuhang Amerikano. Ang pulutong ni General Sevillano Aquino ay nabuwag at may ilang kasapi na lamang ang naiwan upang sumama sa General sa kanyang paglikas na ginawa patungo sa bundok ng Arayat kung saan nakukuta ang maraming revolusyonaryong patuloy na lumalaban sa mga dayuhan. Si Sevillano Aquino ay nagsimulang umanib sa revolusyon taong 1897 laban sa mga Kastila at nakilala bilang isang masigasig na kalaban ng pamahalaan nito. Ang paglaban niyang ito ay hindi natapos nang bumagsak ang mga Kastila. Ito ay kanyang ipinagpatuloy nang dumating ang mga Amerikano. Ang pakikipaglaban ni Aquino at ng kanyang mga kasama ay sa pamamaraang tinawag ng mga Amerikano na isang karuwagang pagpatay. Sila ay nagpanggap bilang mga magbubukid at sa pamamagitan ng itak na nakapubli sa kanilang payong ay kanilang kinitil ng buhay na siyam na Kastila sa istasyon ng tren. Sa pagbagsak ng sinukuan, si General Sevillano Aquino ay nagpubli sa San Fernando at pinagpatuloy ang pagiging espiya. Siya ay nahuli at naputunayang nagkasala sa salang sedisyon o pagtataksil sa pamahalaan. Bandila ng Pilipinas ang nakatirik sa gitnang bahagi ng ating karosa na sumisimbolo sa malayang bayan ay pinaglalaban ng mga revolusyonaryo. Si General Sevillano Aquino sa anyong pamumuno ng himagsikang ito na naganap sa Tarlac. Hirap at sakit ang dinanas ng lahat, maging ng kanilang pinuno sa mga panahong pagkikipaglaban sa mga dayuhan. Marami ang nasawi, marami ang naghirap, ngunit ito ay hindi sapat upang tigilan ang pakikipaglaban sa mga dayuhan. Binigyang buhay ni Tonton Gutierrez ang bunying General Sevillano Aquino mula sa kagawaran ng reformang pansakahan ang nag-aalab na karosang ito ng makasaysayang bayan ng Tarlac. Sumalakay ang mga Kastila sa iba't ibang bahagi ng Cavite at si Aguinaldo ay nalagay sa alanganin. Malaking pinsala ang idinulot ng mga sasalakay na iyon sa grupo ni na Aguinaldo. Nanibasib ang mga Kastila sa Cavite at si Aguinaldo ay umurong sa Batangas. Siya ay pinagtangka ang pikuti ng mga Kastila dito, ngunit madulas ang bunying General at siya ay nakatalilis patungong Morong. At buhat dito'y tumungo sa biyak na bato sa San Miguel de Mayumo, Bulacan. Dito siya ay naglungga kasama si Primo de Rivera at tapatan niyang sinabi sa lahat na delikado ang lagay ng kanilang kasalukuyang pamahalaan. Upang mapatatag ang revolusyonaryong pamahalaan, ay itinatag ni Aguinaldo sa biyak na bato ang republikang may saligang batas na inihanda ni na Isabelo Artacho at Felix Ferrer. Ang saligang batas na ito ay hango sa saligang batas ng Himagwaya, Cuba. Ang republikang ito ay may mga nahalal na piling mga tao na uugit ng lupong pamunuan. Magkakabisa ang saligang batas sa loob. Mapapansin natin ang kagalakan ng mga pinuno ng rebolusyong gobyerno dahil sa nalalapit na mga tagumpay na itinatamo ng kanilang mga pinaglabanan. Ang ating pong mga tauhan ay binigyang buhay ni Romnick Sarmienta sa ganap na Pangulong Emilio Aguinaldo. Ang makulay na karosang ito ay ipinagkaloob po sa atin ng kagawaran ng budget at pamahalaan. Noong ikalawa ng Setyembre, ang hepe ng Kabyao na Baisia na si Mariano Llanera ay sinako pang punong bayan ng San Isidro. Habang sila ay naglalakad, ang kanyang grupo ay pinangungunahan ng isang banda at sa kabilang grupo naman ay binubuo ng mga rebelde na pinangungunahan ni General Belmonte, ang kapitan ng bayan ng Gapan. Ang mga Kastila ay natakot dahil mahina ang kanilang depensa. Ang mga Kastila ay pinamumunuan ni Gobernador Hall. Ang pasukin ng mga rebelde ang bayan ng San Isidro ay agad-agad siyang humingi ng tulong kay Gobernador General Blanco ng Maynila sa pamamagitan ng pagpapadala ng telegrama. Ang mga Kastila ay nagkulong sa hukuman
na may adobing pader, sapagkat alam ng mga ito na hindi ito kayang buksan ng mga rebelde dahil sa wala silang anumang artilleriya. Kinabukasan ng gabi, dumating si Major Lopez Arriaga buhat sa Maynila kasama ang 500 tauhan upang tulungan si Gobernador Walls. Nang sumunod na araw ay naibagsak ng mga Kastila ang mga rebelde at sila ay napilitang lumisan sa San Isidro. Mula sa Philippine National Bank, makikita po natin ngayon ang karosa na magpapabalik po ng ating alaala sa nangyaring panghihimagsik sa Nueva Ecija. Makikita po natin ang tagumpay sa mukha ng ating mga mandirigma. Sa ating pong karosa ay isang malaking agila ang ating makikita na sumisimbolo sa kalayaan na tinamo ng bayan. Isang malaking bandilang may nakaguhit na araw ang nasa likuran ng karosa. Naririto rin po ang bandila ng ating bayan na hawak ni General Mariano Llanera na nagpapakitang ang kanilang ipinagtatanggol ay hindi lamang ang lalawigan ng Nueva Ecija, kundi ang buong kapuluan ng Pilipinas. Tatlo ang nangingibabaw sa mga tagapagpalaganap ng adhikaing Pilipino sa Espanya, sina Mariano Ponce, Jose Rizal at Marcelo H. Del Pilar. Tubong Baliwag, Bulacan si Mariano Ponce, isang estudyante ng medisina at manunulat. Siya ay masipag na manunulat na laging nangangampanya sa reforma sa Pilipinas. Isa rin siya sa naunang haligi ng mga mason. Si Jose P. Rizal naman ng Calamba, Laguna ay nagtapos ng medisina, panitikan at filosofiya sa Espanya. Napatanyag siya sa dalawang nobelang nagbunyag sa mga pagmamalabis at karahasan ng mga pinuno at praile, ang Noli Metangere at El Filibusterismo. Masigasig siyang naglahad ng kanyang mga puna, mungkahi at panaginip sa isang progresibong Pilipinas sa La Solidaridad at iba pang lathain. Ang sinaunang kulturang Pilipino ay kanyang sinaleksik bilang panumbat sa lagi ang panlalait ng mga Kastila sa ating talino at kakayahan. Bukod dito, siya ay bantog na makata sa Bulacan-Bulacan. Marami siyang sinulat na bulyetong binabatikos ang kalabisan ng pamahalaang Kastila. Ang kanyang soberanis morsyal ay kinilalang pinakamalinaw at masusing pagsusuri ng kamalian at kalabisan ng pamahalaang kolonyal ng mga Kastila. Ginugunita ng karosang ito ang tatlong tanyag na haligi ng kilusang propagandista. Sa mga magagaling nilang isinulat ay maraming isipan ang napukaw sa kanila na siya nagbigay sa kanila ng lakas na loob na ipaglaban ang kanilang karapatan. Si Tommy Abuel bilang Dr. Jose Rizal, Paquito Diaz bilang Marcelo H. Del Pilar at Mariano Ponce ay binibigyang buhay ni Roy Alvarez mula sa pangasiwaan sa pagpapaunlad ng kalakhang Maynila. Sumiklab ang himagsikan sa Iloilo matapos itatag ang Komite de Conspiradores sa Bayan ng Molo, isang samahang nagbalak ng pag-alsa. Nang ilipat ang Kapitolyo ng Kastila-Pilipinas sa Bayan ng Iloilo at nangakong magkaroon ang taong bayan ng pakinabang, nang ito ay hindi napatunayan na isa lamang panlilinlang, ay patuloy na uminit ang himagsikan at ito ay mabilis na nag-alab. Lumusob ang mga manghihimagsik at dinurog ang mga garrison ng mga Kastila. Sa lugar ng Kabisayan ay tinatag ang Republika ng Visayas na kumikilala sa pamahalang mapanghimagsik ni Aguinaldo. Ang mga konstitusyon nito at batas ay sinulat ni Francisco Villanueva. Ang himagsikan sa Iloilo ay naging mapusok at maraming magigiting na pinuno ang lumaban sa mga dayuhan. Maging si Aguinaldo ay nagpadala ng kanyang mga tauhan bilang suporta ng kanyang pamahalaan sa himagsikan sa Iloilo. Sa pamumuno ng dalawang general na si Napoleon at Diokno na ipinadala ni Aguinaldo sa Kabisayaan, ay nagkaroon ang mga ito ng maiinit na labanan sa iba't ibang lugar na naging matagumpay at naging sanhi ng paglisa ng puwersa ng Kastila sa bayan ng Iloilo. Ang mga Ilonggo ay patuloy na nagkakamit ng mga tagumpay sa kanilang mga laban
na nabibilang dito ay ang nangyari noong 28 ng Agosto taong 1878 nang sila'y magtagumpay sa paglusob na ginawa nila sa Santa Barbara. Sa labis na kagalakan nila ay sumigaw para sa kanilang pagtatagumpay. 11 ng Pebrero taong 1879 nang magsimula ang alitan ng mga Amerikano at mga Ilocano dahil sa hindi pagsang-ayon itong sakupin ng kanilang bayan. Magiting na mandirigmang Ilocano ang ating makikita sa karosang ito na hatid sa atin ng Department of Labor and Employment. Babae at lalaki halos walang pagkakaiba, makamtan lamang ang ipinakikipaglaban sa himagsikan. Pinangungunahan ni Lorenzo Mara ang mga mandirigman lulan ng ating karosa. Minabuti ng mga makabayang manunulat sa Espanya na magkaroon ng isang tinig na maglulunsad ng kanilang mga ideya para sa nararapat na reforma sa kapuluan. Katagang Kastila na nangangahulugan ng pagkakaisa ang pinili nilang pangalan dito, ang La Solidaridad. Magsisilbing tinig ng kanilang pagkakaisa sa paghingi ng pagbabago sa Pilipinas. Unang inilabas noong 15 ng Pebrero taong 1889 sa Barcelona sa pamamatnugot ni Graciano López Hayna na kilala bilang isang radikal na mananalumpati. Noong 15 ng Disyembre taong 1889 ay pinangunahan ni Marcelo H. Del Pilar ang pamamatnugot at pamamahala sa pahayagan. Ang pangunguna niya dito ay nanatili hanggang sa kahuli-hulihang edisyon ng nasabing pahayagan. Ang mga manunulat ng pahayagang ito ay gumamit ng kanya-kanyang sagisag upang hindi makilala ang mga tunay na may akda ng nakalathala at nang sa gayon ay hindi ito mapaghigantihan o sino man sa kanilang kaanak. Isa sa manunulat ng La Solidaridad ay si Jose Pirizal na lantarang isinulat ang kanyang mga kaalaman tungkol sa mga bagay ng nagaganap sa sariling bansa. Ang La Solidaridad ay tumagal hanggang noong Nobyembre taong 1895. Ang pahayagang ito ay ipinanganak sa Barcelona, ngunit ang tanggapan nito ay inilipat sa Madrid noong Nobyembre taong 1889. Makikita po natin sa tagpong ito sina Ricardo Cepeda, Romy Diaz at Alan Paule na siyang magbibigay buhay sa katauhan ng dalawang patnugot ng makabayang pahayagang La Solidaridad na sina Graciano López Hayna at si Marcelo H. Del Pilar at ang manunulat na si Jose Rizal. Ito ay buhat sa matiyagang pagsubaybay ng kagawaran ng ugnayang panlabas. Nang mga panahong si General Emilio Aguinaldo ay nasa Hong Kong, siya mismo ay gumawa ng isang disenyo ng bandila ng Pilipinas. Si Ginang Marcela Agoncillo ang nahilingan ni Aguinaldo na siyang tumahi sa marangal na bandilang iyon. Si Ginang Agoncillo ay tinulungan ng kanyang 7 taong gulang na anak na babae, si Lorenza Agoncillo, at ng pamangkin ni Dr. Jose P. Rizal na si Ginang Delfina Herbosa Natividad. Natapos nila pagtatahi ng bandila sa loob ng 5 araw. Ang bagong bandilang ito ng Pilipinas ay dinala ni Aguinaldo nang siya ay magbalik sa Pilipinas. Ito ang bandilang iwinagayway ni Aguinaldo nang idineklara ang kalayaan ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo taong 1898. 3 mahalagang babae sa likod ng ating pambansang bandila, sina Ginang Marcela Agoncillo. Ang kanyang anak na si Lorenza Agoncillo at si Ginang Delfina Herbosa Natividad. Ang mga ito ay ginagampanan ni na Binibining Cherry Pie Picacho, Binibining Jacqueline Jose, at Binibining Edmani Carvajal. Ang ating pong karosa ay isang napakalaking bandila ng Pilipinas na handog ng Office for Southern Cultural Affair. Gintong araw sa bandang itaas ng bandila ang kukukaw sa ating paningin, nagpapahiwatig ng buhang liwayway, bagong pag-asa ng bayan. Kalayaan para sa Pilipinas.
Sa mga labanang naganap ay bumagsak ang pamahalaang Espanya. Sa loob ng Hunyo, taong 1898, ang buong isla ay nakalaya. Ika-12 ng Hunyo, taong nabanggit, ang kalayaan ng Pilipinas ay iprinoklama sa balkonahe ng bahay ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ang pagdideklara ay binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista. Marami ang gumalo at sumaksi sa nasabing pangyayari. At sa unang pagkakataon ay iniladtad sa madla ang pambansang bandila. Ang bandilang kinahi sa Hong Kong ni Naginang Marcela Agoncillo at ng kanyang 2 kasama. Ito ay iwinawagayway ng Pangulong Aguinaldo upang makita ng lahat. Sa makasaysayang pangyayaring ito rin ay naibigay ang pagkakataong marinig ang pambansang awit ng Pilipinas. Ang ating pong matutunghayan ngayon ay ang pinakaimportanteng karosa sa pangyayaring ito. Ito po ang karosang magpapagunita sa atin kung paano nagkaroon ng Araw ng Kalayaan. Sa bandang likuran po ay makikita natin ang balkonahe ng bahay ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, na kung saan ay kanyang inilantad sa kauna-unahang pagkakataon ang ating pinakamamahal na pambansang bandila. Ito ay buong pagmamalaki niyang iwinawagayway upang makita ng lahat. Sa bandang itaas po ay makikita natin ang ibon na sumisimbolo ng ating kalayaan sa pagkakagapos natin sa pagkaalipin. Ang ating mga mamamayan ay buong bunyi at pagmamalaking ipinakikita sa lahat ang tagumpay na kanilang tinamo. Sa harapan naman po ay ang taon at petsa kung kailan naganap sa unang pagkakataon ang pangyayaring ito. Si General Aguinaldo ay ginagampanan ni Tirso Cruz III. At ang makahulugan at napaka-importanting karosang ito ay inihandog sa atin ng Social Security Service. Ang pagpapasinaya sa Kongreso ng Malolos ay ginanap noong 15 ng Setyembre taong 1898 na pinamahalaan ni General Emilio Aguinaldo na siya ring namumuno sa revolusyonaryong pamahalaan. Si Pedro A. Paterno ay nahalal bilang presidente ng Kongreso. Pinagtibay nito ang kalayaang idineklara noong 12 ng Hunyo taong 1898 sa Kawit, Cavite. Isinulat nila ang konstitusyon na nagsasaad ng pagkakahiwalay ng simbahan at ng Estado, kaligtasan laban sa mga pang-aabuso at ang karapatan ng bawat Pilipino at maging ng mga dayuhan. Isinaad din dito ang pangingibabaw ng pagpapabatas sa nagpapaganap ng batas. Ang mga taong kinatawa ng pamahalang revolusyon ay nagtipon-tipon sa loob ng simbahan ng para suwain na kahit matindi ang init sa loob ng simbahan ay nag-iis ang lahat sa paghahanda ng bawat isa na makaharap o masilayan man lamang ang Presidente General Emilio Aguinaldo at upang makiisa sa makasaysayang araw na ito. Ang bantog at makasaysayang antigong simbahan ng Barasoain sa ating karosa na matatagpuan sa Malolos, Bulacan ay handog ng pasiguruhan ng mga naglilingkod sa pamahalaan. Si Gary Estrada bilang Presidente General Emilio Aguinaldo, sa anyong pagbabasa ng kanyang mensahe sa harap ng Kongreso, ang ating simbahan sa karosang ito ay may atungyari sa kawayan at may iba't ibang disenyo. Nagtipon-tipon ang mga revolusyonaryo sa kalsada ng Malolos, Bulacan. Animo'y fiesta ang kapaligiran. Iba't ibang uri ng tao ang nagsisipagmasid. Ngunit may iisang layunin para sa bayan, ang magkaroon ng tunay na kalayaan. Naghihintay ang lahat sa pagdaraan ng Presidente Emilio Aguinaldo patungo sa simbahan na pagdarausan ng seremonya. Nagalak ang mga mamamayan nang dumating si Aguinaldo kasama ang kanyang mga tagapag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 
papayo at mga kinatawa ng Kongreso. Ika-23 ng Enero, 1898, ay ipinahayag ang Republika ng Pilipinas. Inihalal ng Kongreso si Aguinaldo bilang Pangulo ng Republika, samantalang si Pedro A. Paterno naman ay Pangulo ng Kongreso. Ipinakilala ni Aguinaldo ang kanyang pagkamaginoo at kamahalan ng kanyang pagkatao nang iutos niyang palayain ang mga bilanggong Kastila. Binigyan din niya ang mga dayuhan ng karapatang mga lakal sa Pilipinas. Kabilang sa mga dayuhang sinasabi ay ang mga Kastila. Handa siyang magbigay ng pagkakataon maging sa mga yon. Pagkakataon na hindi ipinagkaloob sa atin ang mga dayuhang Kastila. Mula sa Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining, ay makikita natin ang karosang ginamit ng unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas nang siya ay patungo palabang sa pagdarausan ng inaugurasyon ng unang Republika. Lulan dito ay si Mark Hill sa pagbibigay niya ng buhay sa ating unang Pangulong Emilio Aguinaldo. Ang makasaysayang araw na ito ay bahagi ng ating dakilang kasaysayan at ng ating buhay bilang mga Pilipino magpakailanman. Ito ay pinagmula ng ating pamahalaan hanggang sa mga oras na ito. Pamahalaang patuloy na nakikipaglaban sa mga may masamang hangarin. Pamahalaang handang magtanggol at binubuo ng mga magigiting na kawal na handang magbuwis ng buhay para sa bayan. Pamahalaang patuloy na nagkakaloob ng kaunlaran at patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa ating buong kapuluan. Presidente Emilio Aguinaldo at ng mga insurekto na kinilala siya bilang sagisag ng kanilang mga adhikain. Sa maluwalhating tagumpay na ito, magtatapos ang parada ng ating kagitingan. Sa tugatog ng 400 taong pakikibaka, magwawakas ang parada ng magigiting na bayani na lumaban para sa ating dakilang lahi upang makamtan ang inaasam na kalayaan. Ngayon, mga kababayan, tunghayan naman natin ang papalapit na float ng National Centennial Commission. Ang National Centennial Commission na binubuo ng mga kinatawan buhat sa gobyerno at pribadong sektor ay itinatag ng ating pamahalaan upang pangasiwaan ito ang pagdiriwang sa taong 1998 ng 100 taong kalayaan na idineklara ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite noong 12 ng Hunyo, 1898. Nagbigay buhay sa mitiin na siyang ikinamatay ni Padre Burgos, Padre Gomez at Padre Zamora, ni Andres Bonifacio, ni Gat Jose Rizal at ng marami pa nating mga bayani, ang kalayaang ipinaglaban at nakamit para sa kasarinlan ng isang bansang Pilipinas. Ang NCC float ay dala at kasama ang pangkat kawayan, PETA, Bayanihan, Philippine Dance Company, the SOS Daredevil, mga mag-aaral at guro ng Francisco Benitez Elementary School, Waling-Waling at Tropical Depression, yan po mga kaibigan ng tunog ng tambuli na nooy tumawag sa ating mga kababayan para humandang ipagtanggol ang ating bayan laban sa mga mananakop.
Dumarating po na sakay ng mga kabayo ang isang grupo ng Pilipinong katutubo na galing sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Kasunod po nila ang iba pang katutubo na handang ipalaganap ang ating kalayaan. Narito na po mga kaibigan ng float ng National Centennial Commission. Nakasakay po dito ang mga kababayan nating kumakatawan sa iba't ibang bahagi ng ating lipunan. Sila ang mga bagong bayani ng ating lahi, ang mga overseas contract workers na nakikipagsapalaran sa ibang bansa, mabigyan lamang ng mabuting kinabukasan ang kanilang pamilya. Ang ating mga guro na patuloy na humuhubog sa kaisipan ng ating mga kabataan. Ang mga negosyante at empleyado ng pribadong kompanya na nagpapatakbo sa makinarya ng ating ekonomiya. At mga doktor at nurses na patuloy na nangangalaga sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Mga magsasaka at mangingisda na pinagmumula ng ating mga kinakain. Mga manggagawa na nagbibigay ng lakas sa likod ng pag-usad ng ating ekonomiya. Mga religious workers na nagbibigay ng tulong espiritual. Mga sundalo at pulis na nangangalaga sa ating kapayapaan. Mga katutubong Pilipino na nagpapayaman sa ating kultura. At ang ating mga kabataan na magpapatuloy ng ating mga gawain. Ang globe po ay napapalamutian ng isang malaking sulo. Ang sulo ng kalayaan ng Arab ay nagpasiklab sa damdamin at puso ng ating mga bayani upang mabigyan tayo ng kalayaan. Makikita din po ang lampara na nagbigay ng liwanag kay God Jose Rizal na siya ay nakakulong sa Fort Bonifacio, sa Fort Santiago. Dito niya isinilid ang kanyang mi ultimo adios, ang huling paalam at pili ng ating dakilang bayani sa bayang Pilipinas. Ngayon po ay nakikita ninyo ang isang pamilya, simbolo ng pamilyang Pilipino na bumababa sa float dala-dala ang lampara ni Rizal. Ang lampara na bagamat nagbigay ng munting liwanag sa isang dakilang kaluluwa ay nagsilbing ilaw sa isang bansa tungo sa kalayaan. Sinasalubong ang pamilya ng mga pinuno ng National Centennial Commission. Namumuno ang dating vice-presidente at ngayon Chairman ng Komisyon Kagalang-galang Salvador H. Laurel, kasama ang dating Prime Minister at ngayon Vice Chairman ng Komisyon Cesar E. A. Virata, Executive Director Luis J. Morales, at ang mga Commissioner Gloria M. Angara at Felice E. Prudente Santa Maria at Dr. Alejandro Roses, pinuno ng Philippine Centennial Foundation, at Honorable Secretary Rita Gloria ng Department of Education, Culture, and Sports, pinunong abala ng 1995 Independence Day National Committee. Paakyat na po sila ngayon sa grandstand patungo sa ating kagalang-galang na Pangulong Fidel V. Ramos.
dala po namin ngayon, kagalang-galang na Pangulo, ang lamparang ginamit ni Dr. Jose Rizal sa panahon ng kanyang pagkakakulong sa Fort Santiago. Ang ilaw na bagamat aandap-andap sa nakalulunod na kadiliman ng bilangguan ay tumanglaw sa isang pusong nag-aalab ang masidhing pagnanasa na mabigyan ng kalayaan ang ating inang bayan. Nais po namin ito ay inyong tanggapin at bantayan upang hindi mamatay ang apoy ng ating kalayaan. Alagaan niyo po sana ito, mahal na Pangulo, upang tamasin pa namin at ng mga darating pang henerasyon ang kalayaang pamana ng ating mga bayani. Mga mahal na kababayan, malugod ko pong tinatanggap ang hamon ng kasaysayan na binibigyan buhay ng lamparang ito, ang lampara ni Rizal na tatanglaw sa ating daan tungo sa makabansang diwa, dangal at pagkakaisa. Mula sa lamparang ito, sisinding ko ang sulo ng kalayaan bilang patunay sa alab na pagmamahal natin sa ating kalayaan. At upang pasinayaan na rin ang ating pagdiriwang 3 taon mula ngayon sa 100th taong kalayaan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Mabuhay ang ating kasarinlan! Mabuhay ang mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.